magtatanong lang. Tawag dito, may nag-surrender ba ng wallet dito? Wala po po. Na kulay pula? Wala. Sinabi lang ng kapalitan ko. Oo, nung isang araw po kasi. Dito kasi ako huling pumunta nun eh. Ganda yung Lord Frontier eh. Balik yun. Yun na nga po, may so, laman. May laman. Tapos mga ano yun. Wala mo naman patahan ko yun. Oo nga po eh. May mga valid IDs po kasi yun. Oo, yun. Yung importante. Yung pera, makakita mo lang yun. Oo, walang problema po dun. Pero nag-iwan ako ng number dito. Si Chief, salamat po ah. Sana magandang yun yung nakapulot na. Ayun na nga po, dahil yung laman din nun eh. Mayroon na mga ano dun eh, sa mga ID mo eh. Opo. May address, lalo yung lisensya. Saka madali lang yun, ganun siya nila sa Facebook yun. Opo. Si Chief, salamat po. Salamat natin sir, mga kapalag po. Sana nga, sana nga. Salamat, salamat. And we're back mga kapastim, no? Ayan, it's me, Daddy Vlog. Hello! Mapagpalang araw po. Sa mga subscribers, pati sa mga bagong viewers dyan, ayan, kamusta? So, still ha, pandemic pa din. Mag-iingat po kayo. So, yun nga po, no? Baka magtaka kayo, anong kinalaman ni Chip sa topic ko today? Well, wala po siyang kinalaman. Yung video na panood nyo kanina, totoong nawalan ako ng wallet recently. Nandun yung mga valid IDs gaya ng lisensya. What? And yung masakit pa yung buong sahod ng misis ko. Nakakapaldumo, nakakalungkot. Basta mixed emotion, ganun. I'm sure maraming makaka-relate sa nararamdaman ko ngayon. And at the same time, lesson learned na din para sa akin. But anyway, nag-post na rin ako just in case may makapulot o kaya naman makakita ng wallet. Hoping may balik ng buo kasama yung mga IDs. Pero kung hindi naman, God bless sa nakapulot. Sa part ko naman, best option is mag-move on na lang. So moving on, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nakisimpatya. Nag-message sa mga nag-share ng post ni Mrs. regarding sa lost wallet. Ayan, maraming salamat. Malaking tulong yung ginawa ninyo. So yun. Awa ng Diyos, may tinutulugan pa naman ako. Hindi pa ako pinalayas ng Mrs. ko. What? Dahil nawala ako yung sahod niya. Yung budget para sa baby namin, to be exact, ando dun kasama sa wallet. Joke lang po. Move on na lang din yung sinabi niya. Bait, di ba? Going back sa topic natin mga kapasitive, nabasa niyo naman sa title. So sa video na to, share ko sa inyo yung experience ko kung anong proseso and anong requirements sa pagkuha ng duplicate o ng lost driver's license. Okay. Later. Chief, good afternoon. Mag-inquire lang ako regarding sa lost driver's license. Sa mga requirements? Oo. Ito ang mga nagayo. Ah, okay. Sige. Chief, sensya po, last na lang. Pag nakompleto ko na yung form na yan at nasikaso ko dito, makukuha ko rin ba kagad yun? Makukuha agad pag walang problema, walang violation. Okay. Salamat, Chief. So yun nga mga kapasitive, no? Nag-inquire muna ako sa LTO para sa requirements ng lost driver's license ko. Para di na ako magpabalik-balik, isang asikaso na lang. Yay! Pinicturean ko na din. Makakalimutin kasi ako eh. Para sa requirements ng lost driver's license, una, yung APL. Ito yung application form na pipilapan dun sa LTO once nakompleto na yung ibang papeles na kailangan. What? Second naman is affidavit of loss dun sa mga public notary o kaya naman sa attorney's office.
Gaya ngayon, pupunta ako ng City Hall. Since may lalakarin din ako doon, isasabay ko na. Doon ako magpapa-apidabi. Third is yung government ID. Kahit ano mga kapasitive. SS, UMID, yan, pares lang naman yan. PhilHealth, NBI. Basta government ID. Last naman is yung LTO portal na nire-required na nila since inopen sa public yung website. Madali naman siya mahanap mga kapasitive. Type nyo lang sa internet. So sa pag-fill up naman mga kapasitive, parang nagawa lang din ng Facebook account. Eh? Papoy? Akala na Papoy? No. Papoy. Ah! Papoy! Tatandaan lang maigi yung email address na gagamitin, pati password. Siguro next time, gagawa ako ng vlog kung paano mag-create ng LTO portal. A few inches later. Sige. Magandang araw po. Tatagawa po ako ng apidado sa plus, ATM po at saka lisensya. Anong bank po? Saan po yung lisensya? Ano po nawala? Nahulog po yung wallet dyan sa may Mercury Bayo. Wala na po kayo yung ID? Yan na lang po yung tara. Pero ito ang pa. Opo, 15 minutes later. Ano nga mo? Ito yung anak. Ano? Ito lang yan. Okay. Pwede mo lang gamitin sa tatlo yan. Okay. Salamat po. So yun na nga mga kapasitive, no? Success yung pagpapagawa ko ng affidavit. Bali, ang binayaran ko lang is 150 pesos. Mura. Expected ko nga nasa 200 to 300 pesos eh. But anyway, okay na. Kompleto na yung mga requirements ko. Okay na yung AOL. Meron na akong Xerox copy ng government ID. Nakapagparegister na din ako sa LTO portal. So yun lang naman yung tatlong kailangan. What? Bali, next step is sa mismong LTO na. Tomorrow. Paglabas na lang po. So yun na nga mga kapasitive, no? Wala pang alas 7. Pinapasok na tayo. Pero ang time nila is alas 8 pa. So kuha mo tayo ng number. Alright? One hour later. Morning, Chief. Good morning po. Dito ka pipirma sa kabila. Window 1, kabilang side. Okay, thank you po. Now 7, 0, 0, 5, 1. Morning sir. Dito pa lagi. Okay. Okay na po. Sir, diretso na window 6, doon tatawagin. Okay, thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Check lang natin. Wow. So yun nga mga kapasitive, no? Mission success. Ayan, nakuha ko na yung duplicate ng lisensya ko. Very nice. One day process lang siya, basta kumpleto ng requirements. APL, AOL, Xerox ng government ID, then yung LTO portal. Yan. Bali, hindi na ako nagpa-picture since mukha ko din naman yun. As is na mga kapasitive, nireprint lang siya. Kasi nga may file na ako dito sa LTO DASMA. Since dito ko rin naman na nakuha yung lisensya ko last 3 years ago. What? So, pirma and thumbmark na lang yung huling ginawa ko sa Window 5. And yun nga, gaya ng nakagawian, dinouble check ko kung may wrong spelling or baka may nabago sa lisensya. Wala naman. So far, so good. So clean.
500 points pa din ako. Walang nabawas mga kapositive. Then, share ko na din uli sa inyo kung magkanong budget yung nagastos ko sa pagkuha ng duplicate license. Bali sa affidavit of loss, ang hirap big kasi. Binayaran ko sa notaryo is 150. Ayan. Doon naman sa reprint ng license sa LTO, ang binayaran ko is 225. So, yun lang yung mga nagastos ko sa pagkuha ng duplicate license. Walang labis, walang kulang. So, sana po makatulong yung video na to in case dumating yung panahon na kukuha din kayo ng duplicate ng lisensya nyo, maging guide nyo to. Shoutout po muna sa mga kapwa ko rider. Lalo na sa mga madalas mag-deliver sa bahay namin. Shoutout po sa inyo. And gusto ko din magpasalamat sa mga subscribers. Sa suporta nyo, sa mga nagko-comment, nagme-message sa Facebook page, maraming salamat. And nga pala mga kapasitive, palambing na din sa Instagram at Laika. Salamat. Till next video mga kapasitive. Again, God bless. Stay safe. Peace out. Ma'am, alam niyo rin po ba kung magkano rin yun? Renewal pa ng license. Kung hindi pa siya sir expired, 585 lang. Tapos mag-a-add ng restriction, mag-a-add din ng presyo. Kailan ko mag-add yung restriction, sir? Dapat po na rin kayong certificate mo galing driving. Okay.